Yes, sir. Ayun. Thank you, Lan. Salamat. Ang galing mo. Ang galing mo. Thank you, thank you. Okay. Guys, salamat sa inyo. Nandito lahat. Okay. I think si JD na nakapasok na doon pero hinahanap ko kanina pa. Wala pa rin alam si ko JD. Lilac. Nakita mo na ba siya kanina dito dyan? Si JD? Nakita mo na ba? Hindi pa, Derek. Hindi ko nga siya nakita. Hindi. Hindi. Ito ba si Wakita? Baka we have to ask po kung ano po yung username niya po. Oo, oh, yun. Baka naligaw lang siguro yun. Baka hinahanap baka, tayo. Ano? Baka kapangalan lang. Siguro. Sa bagay. Okay. Malalaman natin mamaya yan kasi hindi pa nagme-message sa Red sa akin. Eh. Okay, Andy. May inspiration ba yan, Andy, yung pagkakaroon mo ng bangs? Kasi ang daming natuha si sa bangs mo eh. Si Lisa ng Blackpink. Ay, yung talaga. Para sa ano po, Dre? Sa project. sa project pala yan. Alam niyo ba? Ganda kaya? Oh, may kamukha si Andy, yung naalala ko dati, kasi nanonood din ako nung sa TV5 eh, yung reality TV show nila. Kamukhang-kamukha niya si Marvelous Alejo. Search nyo guys, kamukhang-kamukha ni Andy sa buhok niya si Marvelous Alejo. I remember that name. That sounds so familiar. Oh, singer din yan si Marvelous eh. I think I've worked with her before. Mm. Ngayon si Marvelous, siya po guys ang nagbebenta ngayon ng iba't ibang breed ng ano, ng mga aso, yung mga celebrity sa kanya ngayon. Google ko nga si Marvelous. Ano nga yung last name niya? Alejo. Kamukhang-kamukha ni Andy sa bangs niya na yan ngayon. Wait, let's see. Marvelous. Ah, nalalo ko siya. Nakatrabaho ka diba, naman siya. Diba? Yeah. Diba? Kamukhang-kamukha niya. Okay, guys. So, kung makikita niyo si Marvelous, talagang medyo hawig oh, sila ano, ni... Hawig niya rin si Liza direct sa buhok niya. Oh. Yes, sir. Liza Soberano. Oh, Nox. Yes, sir. Andi, pag sinasabihan ka na hawig mo si ganito, si Liza, hawig mo si ganito, anong nafe-feel mo, Andy, pag sinasabihan kang ganyan? Nahihiya. I love the reaction. Bakit ka nahihiya? Andi, nung dati ba, nung hindi ka pa artista, kapag sinasabihan ka ba ng ganyan nila, nung hindi ka pa artista, may mga nagsasabi rin ba sa'yo na kamukha mo si Liza? Before po, pero hindi ko nakikita. Ha? Hindi, yun sa mga school mo, sa school, alimbawa, mga schoolmate mo, uy, Andrea, wing mo si, ano, si Liza. So, anong napipil mo pag ganun? Hindi ko alam. Siyempre, ano, kinikilig. Kasi maganda yun eh. Kinikilig ka. Siyempre. Ikaw ba, Lance, napagkakamalan ka ba, Lance, na si ano, si Rani Raimundo? Minsan, napagkakamalan ka ba? Hindi naman. Kasi although medyo hawig kami yung color namin mag-iba, di ba? Yung complexion namin is different. Kasi si alam, guys, alam nyo ba? Squad, kanina ko pa na... okay. Pero si Rani, di ba, ano rin siya? Singer din siya, di ba? Singer din. Singer. Alam nyo, grabe yung epekto talaga ng... Ha? Pero ngayon, ano bang ginagawa niya ngayon, brother? Anong ginagawa niya ngayon? He has his own record label. Platform din online. Madhouse Music. So marami din siyang artists. Nice. Alam mo ha, pansin ko lang dito, Andy, ha, grabe ang epekto ng movie sa mga nakanood. Kita mo, niyayaya na si Jan kung saan nakatira. Tinatanong na, saan nakatira? Feeling ko eto Jan yung nagpa-picture sa'yo na may pahaghag pa kayong dalawa eh. Ewan ko kay Jan. Kung saan? Sila kasi ni EJ, nung after ng show, panay pa-picture dun sa mga ano, sa mga nanood dun. May mga pahaghag pa. Tapos... Meron maingay dun sa Arab eh. Ang gwapo ni EJ, ang gwapo ni Franz. Nagla-live yung babae na yun eh. Dinig na dinig talaga namin. Pinipirata na, Drip, no? Pinipirata. Hindi ko pa, napanood ko yung film direct nung nag-dubbing ako. Yung cut. Yung pagkasunod-sunod. Pero hindi ko pa napapanood yung book. Well, so, matutuwa ka, Andy. Nahiya ako. Nakikita ko yung pinagagawa ni Elaine. Tapos sabi ko,
Kumain to. Sarap. Nako, nag-enjoy sila lahat sa'yo doon, Elaine. Nag-enjoy sila lahat sa'yo. Lalo na si Josh. Alam mo ba, Josh, ang dami kasi mga teachers na na-invite ko, di ba? Hinahanap ka nila. Hindi ko alam, Josh, bakit ikaw ang hinahanap ng mga teachers. Sabi nila, sana yung cute guy, yung may crush, ano? Hinahanap nila. Tapos yung nakita ka nila, Josh, ay, ba't ang liit ng mukha niya? Doon sa movie, parang, parang kahit pa paano, medyo ano, malusog siya doon. Josh, bakit ba? Pumayat ka ba talaga, Josh? Opo, direct. Tumagal na po eh. Pumayat na ako. Dati pa yun. Oo nga, pumayat wala na si Josh. Oo, pumayat si Josh. Grabe. Tsaka ang pogi ni Josh nung ano, no? Ang pogi ni Josh nung nandoon sa ano, nandoon sa event natin. Grabe. Si Bamboo naman, Diyos ko, tuwang-tuwa yung mga kalalakihan sa kanila ni JD. Doon sa character nila. Nako, sinasabi ko sa inyo, guys. Pati yung mga babae, tawa ng tawa kay Bamboo tsaka kay JD kasi ang kulit ng character nila pareho doon. So, guys, sinasabi ko lang sa inyo, wag po i-ano, ha, spoiler po yung nangyari doon. Ha. Talagang iniinggit nila yung mga hindi nakalood. Ikaw, Andy, kailan plano mo manood? Paglabas mo ba dyan, manonood ka kagad at saan sinihan? After po kasi nung taping, may mga siguro mga 2021. Alayo. Hindi mo pala mabibisita doon yung nagpa-black screening sa SMOA, Andy. Hindi mo mabibisita sila doon. Actually, kinakausap pa kasi ni Mami yung manager namin. Para ma-assign so, ayun, Andy. Yung sked. Di pa po kasi final yung sked ko. Pero for sure, oh, sabi ni... Ayan, sabi ni Ma'am Yusi, sabay po kami ni Andy manood bago magpasko. Ayan, yes, sabay daw kayo. Manang, punta ka dito. Nood tayo. Wow, pinapunta ka dito. Okay, guys, siyempre, hindi muna mawawala nang wala tayong pa-contest, di ba? Yung kagaya nung last week, siyempre, meron tayo ulit. O yung mga nanalo, guys, ah, yung mga nanalo last time, meron silang free tickets nung ano, nung premiere night natin. So, ayun, nakanood sila at nag-enjoy sila sa film natin. So, ngayon, meron tayong ulit pa games. Jan, Lance, yes, sir. Yes, direct. Yes, Josh, sir. Yes, direct. And Bamboo. Yes, direct. Ready na ba kayo sa pag-game natin? Ah, yeah. Simple lang naman ang pag-game natin ulit. Multiple choice lang naman. Game po. Guys, sino ulit ang gusto nyong... Okay, sino yung gusto nyo ulit na uunahin nating tatanungin? Go, guys. Sino? Si Kuya Jan? Ala, Jan, lagot ka. Ang dami na naman sa'yo dyan. Nag-hi dito dyan. Ibang klase kasi si Jan. Ang guwapo kasi talaga nung ano eh. Okay, it's either Jan or Andy. Okay, sino John, unahin nyo? Jan, ikaw na. Okay, si Jan. Sige, ako. Okay, Jan. Okay, Jan, mag-sponsor ka ng isang ticket pag hindi ka nakasagot. Pag nakasagot ka naman, si Sita po ay mag-sponsor ng ticket sa'yo sa December 15. Ikaw rin mamimili dyan kung saan mo sila gusto dalhin. Okay, dadalhin mo ba sila sa... Sa river dadaling ba? Dadaling ko sila sa palasyo. Tunak sa palasyo! Iba! Porque may nag-picture-picture na madami sa inyo ni EJ, ha? Di, sa si EJ nga, nawala ka agad, no? Nung may nagpa-picture, nawala ka agad si EJ. At feeling ko, ang nagpa-picture sa kanya, dinala ni EJ dun sa likod. Yun yung nagla-live dyan. Yung nagla-live sa harap. Kaya pala hanggang dito, hinahanap niya si EJ. SM Masina. Ako, Andy, huwag ka masyado mag-ano kay admin mo, ha. Medyo lumilipat na siya kay EJ, kay Franz, eh. Minamay niya si Franz kanina, eh. Ibang klase, eh. Sabi daw nila kasi, dahil nga daw... Yung nangyari daw kasi dun sa, ano, sa movie, ginagaya ka daw nila si Elaine. So, gusto nilang i-mine si, ano, si Franz. Etong mga admin mo, Andy, ha, i-briefing mo yan. Lumingon ka lang eh, biglang okay iba na yung... Okay, kailangan na niya ng jowa. Ah, wala ba mga jowa mga yan?
Walang labels yata. Walang labels yata. O, di bigay na natin si ano, si EJ tsaka si Jan sa kanin. Okay, Jan. Ito ang question mo, Jan. Mamimili ka, Jan. Direct. Okay, A. Ito muna, mamimili ka kung anong kategory muna. History. A. History. B. Sports. Okay, C. Entertainment. Or D. Current event. Anong ano mo? Pipiliin mo dyan, Jan. History. History. Sports, entertainment, or current event? A, history. Anong pipiliin? Okay, sigurado ka na ba dyan na A ang pipiliin mo? Yes, direct. Okay, meron ka na ba nasa isip mo dyan kung kanino mo ibibigay yung ticket? Para makita mo siya personal. Ayan na, okay. Okay, wait lang kasi nandito na si Joaquin eh. Papakyatin na muna natin si Joaquin. Oy, Joaquin! Just press it, man. Just press the... Let's go, brother. Okay. Let's go, bro. Yeah! Palang mana dyan! Let's go, brother! Hey, bro! What's up, buddy? What's up, buddy? Finally. Hello. Nakompleto rin tayo. Grabe. Yes, JD, mag-ayon na muna sa kanila, JD. Hi everybody. Hi everybody there. Thank you for having me today. I love you guys all. JD, nasa lock-in taping ka ba ngayon? Opo. Ito po yung rest day namin. Nakatulog po ako buong araw. Wow. Hanggang ngayon, grabe ka pa rin sa pagtulog, JD, ha? Talagang gusto mo pang tumangkad pa lalo, ha? Yes, sir. Alam mo ba, JD, ang daming natuwa sa'yo nung napanood nila kayo, kayong lahat sa, ano, sa movie natin. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Lalo ka na, hindi sila makapaniwala na ikaw yun, JD. Yung may nakakilala sa'yo doon, JD. Parang kaklase mo ata siya. Nagulat sila na talagang fluent ka mag-Tagalog. Eh, hindi ka naman daw ganun. Direct, that's all things to you, eh. Direct, that's character you gave me. And character you gave me. Yung guidance mo sa akin. Sabi mo, di ba? It's gonna be different from the real JD and something challenging. Feeling ko kayo lahat, ha. Mapapansin kayo sa movie doon at may paglalagyan kayo. Lalo na kayo ni Andy. Si Josh talagang ang daming teachers ang naghahanap sa kanya after, eh. Kay Lance naman, mga student ang naghahanap, eh. Pero alam mo, JD, wala kayo kay Jan tsaka kay EJ. Ang daming nagpa-picture sa kanila after. Si Pablo naman, pasikreto lang, JD. Biglang nawawala after ng screening, may ka-date. Ewan ko, JD, ganyan ba si ano, si Bamboo? Kaklas. Tsaka feeling ko, nung shoot natin, pag tinatawag kayo, nawawala kayo lahat ng mga guys, eh. Hindi ko lang alam talaga kung saan kayo pumupunta. Meron ba kayong pinupuntahan nung araw na yon, JD? Sa Andrek. Jan, saan kayo pumupunta noong araw na yun? Noong mga time na nawawala kayo? Abang kinukunan si Andy tsaka si Jassy. Direk, meron kasi malapit doon na ano, Direk. Meron kasi malapit doon na ano, Direk. Na girls club. Joke lang. Guys, sayang kompleto si EJ, wala rito. Magpapapicture sana tayo kasi first time to na nakompleto tayo dito, eh. Photoshop. Okay. Photoshop. Si EJ. Okay. JD, okay, meron ka bang ipopromote ng mga shows mo? Kasi dito welcome yung pagpromote, lahat-lahat. Go, JD. Guys, abangan nyo po First Lady. First season ng First Yaya, ginagawa na po namin. Let's go. Wow. Alam mo ba, JD, yung mga Kaskin tsaka yung Wakinatics nandoon, nanood sila talaga nung araw na yon. Hinahanap kayo nila. Tapos, nung nasa screen kayo ni Andy, nako, nagsisigawan sila dun sa likod. Pati yung mga Andy fan, naririnig talaga namin, sila yung nag-iingay dun sa likod, nasa big screen pa lang kayo. Ano yung reaction nila? Push or nagsiselos yung mga Kaskin? Wala naman. Understanding naman. Very understanding sila. Pero, ano, cute daw ng mga scenes nyo no, with the squad. Ang cute daw. Ang cute daw ng mga
yung mga batuhan yun ng linya ni Andy. Yun lang, ang daming positive comments. Wala akong narinig ng mga negative comment talaga. Ayun na. Tsaka may mga guys, tsaka may nag-post ha. Kung nakikita nyo may mga nag-post na, ang ganda ng reviews natin, ipopost namin yun. Sama-sama lahat. Magaganda yung sinabi nila about sa film natin. Okay, JD. Kasi JD, meron kami ditong ano, games. Okay, so nauna ngayon si Jan. So may pa-contest kasi kami dito eh. Pag hindi niya nasagot, siya yung maunang magbibigay siya ng ticket dun sa opening. Pag nasagot niya naman, si Sita yung magbibigay ng ticket para sa ating viewers sa opening day. Grabe! Grabe, ang dami niyang gift oh. Ay, wow, ang daming halo-halo yan. Kanina 200 na binigay kung wala pa kayo. Another 200. Ngayon na makaka-200 naman siya. May nagagaling sa pinong ni Bamboo. Grabe, grabe. Ay, Queenie, grabe. Okay. Okay, Andy, Joaquin, Lance, Joss, and Bamboo, and Jassie. Tatanungin na muna natin si ano. Si Jan. Jan, anong pinili mo? History, entertainment, sports, or current event? History, direct. History, tama ba ako? Diba? Okay. Yes, direct. Okay. Okay. Part naman ng basketball ng history. Jan, di ba? Okay, Jan. Okay. Sa history, sa NBA basketball, sino ang may pinakamaraming nakuhang championship ring sa buong buhay niya sa NBA? A. Michael Jordan, B. Kobe Bryant, C. Robert Horry, or D. si Shaquille O'Neal. Nako, kayang-kaya direct, mo yan. Direct. Actually, direct. Wala siya nabanggit eh. Sigurado ka dyan? Direct. Dyan, sa history ng NBA. Pero direct i-ano ko muna. Sige, ipo-point out ko si Michael Jordan kasi ayun, kilala ko si Michael Jordan. Pero hindi pa kasi yun yung main history direct. Okay, sige. Ang pinakamaraming championship rings, championship trophy rings, si Bill Russell po talaga. Kung kailan si Bill Russell. Bill Russell has the most trophies in NBA. Pero si Michael Jordan lang talaga yung parang na... tawag dito. Yung isang team lang na hindi siya nag-franchise, kung hindi siya lumipat-lipat ng team. Si Michael Jordan. Ang galing ni Jan, eh, no? Siya yung pinaka... Yan po. Okay, so ano sagot mo doon, Jan? Michael Jordan. Wala sa choices na... Michael Jordan. Pero Michael Jordan. Sigurado ka na dyan na si Michael Jordan? Yes, Derek. Ang choices, ha? Michael Jordan, ganun Kobe yun, Bryant, yun, Robert Horry, or letter D, si Shaquille O'Neal. Sure na sure ka na dyan. Michael Jordan. Yes, Derek. Michael Jordan. Yes, Derek. Sa iba't ibang team yan, ha? Ang question natin sa iba't ibang team. Okay. Andy, sa tingin mo sino? Si Jordan, si Kobe, si Robert Horry, or si Shaquille O'Neal? Sino? Sa tingin mo lang. Sino may pinakamaraming ring, Andy? Wala akong alam sa basketball. Hula mo lang sa kanilang apat. Sino? Michael Jordan, si Kobe, si Robert Horry, or si Shaquille O'Neal? Possibly si Shaq. O, sila na sumagot. Sila na sumagot. Si Kobe daw. Robert Horry talaga ba? Si Robert. Ako talaga yung malaki. Okay, Jan. Bin Russell talaga. Kasi wala sa choices eh. Saan mo dadalhin dyan? Yung ililibre mo ang ticket sa December 15. Palasyo? Okay, the correct answer. Jan. Si Michael Jordan ay nagkaroon ng 60 rings dito sa Chicago Bulls, okay? Yes. Si Kobe Bryant ay nagkaroon siya ng 5 rings sa Lakers. Si Shaq ay nagkaroon ng 2 rings sa Lakers, isa sa Miami Heat. At 3 lang pala, sorry. Okay. Tatlo. Ang correct answer ay si Robert Horry. Nagkaroon po siya ng 7 rings. Okay, 2 sa Houston Rockets, 3
sa Lakers at dalawa sa San Antonio Spurs. Ngayon dyan, manglilibre ka ng ticket sa ating fandoms. Saan mo dadalhin dyan? Sa SM Marikina ba? Okay dyan, mamili ka na dyan. Sino ang pipiliin mo? Malapit lang, mag-press one. Malapit lang, mag-press one. Press one daw, press one. Ay, si... Ay, gar... Hindi si Tony Doty. Si Doty. Diyan si Doty ang nagpa-picture sa iyo, so magkikita kayo ulit. Kinaroon talaga ni Doty. Kinaroon talaga ni Doty. Grabe, grabe, grabe. Si Doty. Kinaroon talaga. Oh, hey Doty, magkikita kayo ni Diyan sa SM Marikina. Or Diyan, pwede mong ibigay sa amin yung ticket. Sa Fairview ata siya direct. Pupunta daw siya sa Marikina. I want that eh. Layo ah. Sa I want. Iba, iba, iba ata, iba. Okay, so dyan, mag-sponsor ka ng isang ticket ah, para kay Doty. No problem, okay? Direk. No problem, direk. Okay, go, go, go. Okay, JD, sino ba gusto nyo tatanungin? Si JD na ba? Andy, meron ka ba direk. Akong post na ano dyan? Direk. Na question kay, kay JD? Pwede ba ikaw naman magtanong kay JD? Like history then? Bahala ka, ano, ikaw magtanong sa kanya, Andy. History, entertainment, sports, or current event? Nako, papahirapan ni, ano, ni Elaine si Barn. Pagdating dun sa klase, inaasar niya si Barn, nangungopia daw si Barn sa kanya. Tingnan natin ngayon kung magaling mag-ask na si Barn. Itong si Elaine. Matalino si Barn, Elaine. Matalino si Barn. Hardest question in the world. Okay, kasi ano, yung mga nakapanood, naiintindihan nila yung mga sinasabi natin. Eh. Kaya alam sila. Pero grabe ah, sinagot talaga nila Andy ah. Para i-prove na, okay, Joaquin, sino yung pinakamaingay sa set? Okay, Joaquin. Bago mo sagutin yan, Joaquin. Okay, Joaquin. Pag nasagot mo yan, Joaquin. Para magkaalaman tayo dito. Joaquin, pag nasagot mo yan, mag-sponsor ng ticket ang Sita para sa isang viewers natin. Pag hindi mo nasagot, mag-sponsor ng ticket ikaw sa mga viewers natin. Isang ticket lang naman. Kaya dapat, Joaquin, masagot mo yan. Okay, Joaquin. Eh, anong sagot? Ang daming tamang sagot eh. Ang daming tamang sagot. Nagbibigay ako ng choices. Letter A. Sige po, dali. Sige, go. Andy, ikaw magbigay ng choices. Letter A, si John. Letter B, si... Ikaw. Letter C. Ako. Tsaka D, si EJ. Okay. Sino pinakamay? Puro J lahat ah. Alam nyo ba guys, puro J lahat yung cast. Si Jan, si JD, si Josh, ayan. Okay, letter A, pinakamaingay daw sa set, si Jan. B, si JD, C, si Andy, or D, si Josh. Ande direk si EJ po. Ah, si EJ, ang D. Okay. Wax. Nasa stuck ako sa BND eh. Sa BND? Sabi sa inyo, hindi ako eh. Hindi kasama ang C, Joaquin. Hindi kasama ang C. Kasi ako nahuli ko, ang C ang maingay. TikTok daw, TikTok. Wait, sino let's see? Sino si C? Si Elaine, si Andy. A, si John. B, si Joaquin. C, si Andy. And letter D, si EJ. Si Sir Kalma pa lang, bait nung araw na yun. Letter E, si Tony ko. Siyempre si Mama Tony na yun. Mama Tony na talaga. Number one. Ang ingay nung pati na sa premiere night.
Tama ko ng tao sa kanya, promise. Pinakamaingay si Karel Marquez. Si Reg, patawagan mo na si AJ para kompleto ang ano ang squad dito. Kaya nga eh. Yes, last episode na ito. Direct sagot ko. Ang sagot ko. Siguro... Parang bumabalik lang sa akin eh. Yung sagot bumabalik lang sa akin. Na ako yung pinakamaingay. Experience ko. Ikaw ang pinakamaingay? Alimbawa, JD, hindi ikaw ang pinakamaingay. Sino sa tatlo na yan ang pinakamaingay? Si Jan, si Andy, or si EJ? Si EJ. Yun malakwento yun talaga eh. Kahit saan yun, umiikot na yun eh. Sabi sa inyo. Talaga ba? Ako si EJ. Yung bosses na narinig mo, si EJ talaga yun. Hindi. Umiikot talaga siya kahit saan. So pareho kayo ng bosses, Andy ni EJ? Okay, pareho kayo ng birthday, pareho kayo ng bosses. Ano, okay. JD, mapapatunayan natin ang sagot mo kung totoo yan. Sa sagot po ng viewers natin kung sino ang pinakamaingay sa set. Ang hatol po sa sagot natin ay ang ating viewers. Guys, sino po ang pinakamaingay sa set that time? It's A, Jan. B, si JD. C, si Andy. Or D, si EJ. EJ. EJ talaga, oh, EJ talaga. Pinagtanggol si Andy! Pinagtanggol si Andy. So, ang correct answer ni Joaquin ay si EJ. Joaquin, sino ang bibigyan mo ng ticket para sa December 15? Okay, guys. December 15 sa SMOA po ito. Alas 4 po ng hapon. Ang dami nakakuha ng ticket last time, ha? Ooh, Richard, andun ka. Okay na, text ka. Sino ang unang makita? Yes, sino dyan, nandun. Ikaw mamimili, JD. Kay Arish. Let's go. Okay, Arish. From Mark. Si Arish. Arish Joyce. Si Arish Joy. Joyce. Okay, Arish Joy. Dadayuhin tayo ni Joaquin. Joaquin, pag lumabas ka dyan sa lock-in mo, saan ka manonood? Saan ka manonood? Saan ba pwede, direct? Everywhere, di ba? Everywhere, di ba? Oh, pwede naman everywhere. Pero nasa SM MOA kami. Kasi nag-organize ako ng, ano, eh, ng black screening sa mga entertainment friends. So nandoon kami sa SM MOA ng 4 o'clock and 7 o'clock. Pero yung 7 o'clock ng gabi, yun, dedicated lahat yun sa mga entertainment friends natin. Nasa MOA kayo direct on the 15? Nasa MOA kayo direct on the 15? Yes. On the 15, wala pong umupo sa 15. Show ko sa Okada na team. Show ko sa Okada na team. Okay, daan ka doon. Daan ka doon, Lance. Oh. Nice. Sa ano na lang, so, sa ano ko manonood, guys. Sa Masinag. Sa Masinag. Okay, so JD, ang napili mo kanina ay si Aris Joyce, okay? Aris Joyce, sa Twitter na lang pala kayo mag-PM ha, kasi dito hindi madalas daw nag-ano, hindi madalas naglalagi sa Reg, okay? So, ayun. Okay, andaya ni Andy oh, porque siya na yung magtatanong, biglang umalis eh, no? Okay, JD, mag-aaral muna tayo ng break. Kakanta muna si Jan Gabriel para sa atin. Direk, wala akong minus one. Wala akong minus one. Opo, wala akong other ano yun. Wala siyang minus one ngayon, di bale. Okay. Saka ano lang, kukuha lang ako. Tapos ano, okay lang. Okay. Okay lang yan. Okay, Bamboo, next ikaw na, ba naka-ready na ba yung song mo, Bamboo? Naka-ready na ba? Ako na lang po. Ayan guys, ako manta sa inyo si JD. Alam mo ba, JD, lagi ka nilang hinahanap dito tuwing may live kami. Sabi namin, hindi ka pa ano, lumalabas sa ano, sa TV, inaasar ka nila kasi nung una, nung mga bandang July, ano, tinatawag ka nila JD, sabi namin, nandun ka pa sa taping mo, hindi ka pa lumalabas sa TV. So yun yung laging biruan nila dito. Hindi pa ako nakakalabas doon. Ito ba si Team Kaskin, JD, na-meet mo na ba to personally? Hindi pa. Feeling ko, Team Kaskin, isa rin sa mga fans ko yun, na-meet ko before. Hindi ko alam kung sino, hindi pa sila
ano yun, di sila nagsinasabi kung sino sila or ganun. Pero feeling ko it's one of them rin sa Wakinatics or sa Jolly Spirit Squad. Okay, at least, ayun si Richard kasi, tama ba ako? Si Richard Castillo is Wakinatics. Yes, nandoon siya, JD. Tuwang-tuwa siya sa'yo nung napanood niyo yung film. Talagang ang dami niya rin nakita kasama. Oo nga, nakita ko yung mga pictures nila. John, EJ. Nagkakita siya kay John tsaka EJ. Okay. Yes, sir, Richard. Okay, Joaquin. Joaquin, turn mo na, Joaquin, ha? Joaquin, ikaw naman mag-ano, Joaquin. Ikaw naman magtanong ngayon kay Andy. Ikaw naman ngayon magtanong kay Andy. So, bahala ka mag-ano, mag... Bahala ka mag ano, mag-compose ng ano mo, ng question mo sa kanya. Bahala ka, sports, history, current event, or entertainment man yan. Okay? Ready ka na ba? Joaquin, pahirapan mo si Andy. Okay. Pahirapan arts, mo, JD. Entertainment, pahirapan or mo. History. History na lang. History. Ang dami may gusto sa history. Okay. At what year... and month and or what date na lang, Magellan supposedly discovered the Philippines? Oh my god. Okay. It's, I'll give you a hint. Starts with March ba, tama di ba? March. Okay, mukhang alam ko yan kasi JD, ako mamimili, ako maglalagay ng choices, ha. It's at A. Andy, wag ka mag-Google. March 21, 1521. Direct may kanta to, di ba? Diba may kanta po to? Sige, that's when Magellan discovered the Philippine island. Yes, sir. Okay, direct go. Okay. Choices. Sige. A. March 21, 1521. Letter B. March 10, 1521. JD, kung wala dun, ikaw. Ikaw na magsabi ng dalawa, JD. Yung nauna ko, March 21. Yung pangalawa ko, March 10. Ay, March 16, 1621. March 16, 1621. And letter D. March 16, 1521. Okay. Anong sagot mo, Andy? D. Sigurado ka? D. Sigurado ka, Andy? March 16, 1521. Ang dami tumutulong kay Andy. Wow! I'm just smart like that. Nox! Okay, Andy. Kanino mo ibibigay yung ano? Kanino mo ibibigay yung ano? Yung ticket mo? Sino may gusto? Press 1 na lang. Ayan. Okay, press 1. May dos. Okay, may dos. Mag-message ka na lang kay Sita Twitter. Okay, mag-message po kayo kay Sita Twitter. Okay, Lance. Since madalang lang si Andy dito, Lance, saka si ano, si JD. Lance, ikaw naman ngayon mag-compose ng question natin para kay JD. Okay lang ba, Lance? Ikaw naman ngayon mag-question kay JD. Okay. Yung entertainment, bro. Entertainment. Yung madre ba sa pelikula? Totoo madre ba yun? O hindi? Joke. Iba. Wala, hindi ganun. Walang ganun. Okay, Lance, go. Ilan yung sino dito yung pinakamaraming natanggap Thomas Awards? Pinakamaraming natanggap na Thomas Awards. Hindi ko alam yung okay, JD Entertainment. Si sino may pinakamarami daw na
Na awards. Okay. Awards na lang. More or less. Sa Bahamas. Okay, alam mo yan. Okay. Okay, JDC na may pinakamaraming natanggap na award sa Bahamas. Yeah, I'll give four choices. Letter A, Vilma Santos. B, Dora Honor. C, Christopher De Leon. Para ano, may lalaki din. Tapos D, si Agamulak. Yan. Okay, so ang choices is si Vilma Santos, Dora Honor, Christopher De Leon, at si Aga Mulak. Okay, JD, anong sagot? Pinakamaraming awards. It's either A or B lang sa akin. And sa last time na pumunta ako sa event natin, diba, Direk? Nabigyan din siya ulit. So, I'll go with B, Dora Honor. Yes, sir. Nora Honor. Tama po ba kaya ang sagot nila? Nora Honor. Yon. Nora Honor po ba? Sabi ni Ashley, yon. Lance, anong sagot mo, Lance? Wait ah. Sir, give me 30 seconds. I-google ko kasi ako naman nagtanong nila. Habang ginugugol ko yung unang kong tanong muna, totoong madre ba yung madre sa pelikula? Sino ba yung madre na yan? Tama si Okay. Letter B nga. Okay. Tama nga si Joaquin. Letter B. It's Nora Honor. Yes, sir. Para may pumasok sa kwarto ni Joaquin ha. Wow, Queenie! Salamat, grabe talaga si Queenie. Alright, congrats! Congrats, okay. Joaquin, kanino mo ibibigay ulit yung ano, yung ticket mo? Grabe si Queenie. Ampunin na kaya ito ng ano, the ANDI family. Grabe. Thank you, Queenie. Let's see, sino kaya? Okay, kanino mo ibibigay, Wax? Kay City. City Danny. Guys. Okay, hi. City Danny. Hi, Tita Sid. City Danny, okay. Message ka lang sa ano, sa Twitter natin kay Sita. Okay? Bamboo, ikaw naman magtatanong, Bamboo. Nandiyan ka ba, Bamboo? Yes, direktan dito okay. lang. Yes, direktan dito lang. Bamboo, magtatanong ka naman kay ANDI ngayon, okay? My brain. My brain. Bamboo, pahirapan mo yan si ANDI. Yeah. Yung mahirap naman, Bamboo. Zero lang. Go, Kuya Lance. Bamboo, go. Pahirapan mo si ANDI. Go. Gusto niya subject, guys. Mathematics. PE. Math na lang. Huwag mathematics. Ang hirap i-compute yun. Baka yung mathematics question or over the power percentage. Mahirap yun. Ah, sige, history na lang ulit. Huwag na yung history. Okay, wala history. Talaga akong alam dyan. Doon ako bumagsak eh. Ayun, Ate ANDI, pag mahirap, ayun, gagawin natin. Mahirap yung mat. Okay, sige. Go. Ang daming ticket na ipamimigay sa opening. Grabe. Okay, Bamboo, go. Sino yung unang naging pangulo ng Pilipinas na babae? I have three choices. Bamboo, ang dali-dali naman yan, Bamboo. Dali yan. Palitan mo naman, Bamboo. Kaya ito na yun yung Bamboo, nasabi mo na yung tanong. Alam ko yan. Ang dali-dali yan, Bamboo. Alam ko yan. Sure ang dali yan, Bamboo. Iba naman, yung hindi mag-google. Guys, Hindi mo na kailangan ni Google. Why? Baka mo. Okay, go, Bamboo. Meron po dito, letter A, Gregoria De Jesus. What's the question, Bamboo? KKK, guys, ha? And Angelica Lopez. Bamboo, teka lang. Anong tanong mo? Di ba artist? First kuponera sa KKK po, direct. Ayun, medyo hindi ko rin alam yan. Okay, first katipunera sa KKK. Sino? Okay. First po, let's say. Ang kamay ni ANDI, oh.
Guys, mag-react pa kayo sa comments. B. First one is Gregoria De Jesus. Second one is Angelica Lopez. And third one, yung si natin is Marina Dizon. And D natin is Espirit Jona Nonay Bonifacio. Alam nyo, JD, Jana, Josh, duda ako dun sa tatlong sinabi ni ano eh. Ni Bamboo, parang puro niya ka-chat yun eh. Parang puro niya ka-chat yun eh, no? Dun ako nagdududa eh. Wala naman yung sa katipunero yung mga pangalan na yun. Yung feeling ko, direct, yung Angelica Lopez, hindi talaga katipunero yun. Kausap talaga ni Bamboo. Parang ka-chat niya ata yun eh. Wala namang Lopez dun dati. Grabe, letter A. Okay, tama ba Bamboo, letter A? Ate Andy, A. Oh, halangan yung tatlo, ka-chat mo yun eh. Ate Andy, hindi ka na ba mamigay ng ticket? Oh. Ala, hindi lagot. Ang first na tiponera po natin is yung letter D, yung Espiridiona Nonay Bonifacio. Siya po yung pa. Yung mga nagbigay ng sagot dyan sa baba, ayoko na sa inyo. Andy! Magbibigay ka ng ticket! Nako, Andy, magbibigay ka ng ticket. Magbibigay ka ng ticket, babayaran Andy. Na lang okay, kita, Andy. Hindi ko alam kung saan kukuha ng ticket. Hindi, i-message mo lang kami. Basta mag-sponsor ka ng isang ticket. Okay. Direct. Bro, kanino mo ibibigay, Andy? Sanda Purple Heart. Okay, ooh, si Sanda Purple Heart. Taga saan si Sanda? Tama ba? Si Ate Ninian? Si Ate Ninian? Yeah. The first one is Sanda. Taga Marikina siya, di ba? Tama ba ako? Opo daw. Di sama-sama sila doon kay Jan. Pinamimigay mo na si Ate Nina mo kay Jan. Grabe. Si Dotty, si Ate Nina mo, pinamimigay nyo kay Jan. Jan, okay lang sa'yo? Tatlo? Kasama mo sa loob na sinian. Sa iba na lang daw, direct. Sige, direct. Sa iba. Crystal Rose. Palit. Sa iba na lang daw. Napanood niya na kasi. Okay, kanino? Crystal Rose. Ano ba niya? Okay. Sama ba Crystal? Sino yon, Andy? Crystal.Rose. Okay. Crystal.Rose02. Yon. Di ko mabasa eh. Okay. Binigay ni Andy sa'yo. Okay. Message mo lang kami kung saan mo gusto manood. Pero ang ticket sana ay sa SM Mall of Asia. Okay, alas 4 po yun or alas 7 ng gabi. Josh, nandyan ka, Josh? Ikaw naman magtanong kay Joaquin. Josh? Direct, okay, mo, kasi sila ngayon ang... Tapos ako na susunod magtatanong sa kanila. Mga question lang naman na madadali. Josh, go! Anong gusto mong itanong kay Joaquin? Siya yung nakaka... Wax, si Josh ba? Maingay din ba nung saset tayo? Madaldal din ba si Josh? Why are you laughing, man? Sakto lang, Direk. Hindi yan. Ano man dalas yung inakwento sa'yo? Ano man dalas yung inakwento sa'yo? About... Wala. Secretly, Direk, mahilig din yan sa girls, katulad sa amin. Pero nahihiya lang. Nahihiya lang. Pero sumasali yan. Eh, wala naman masama, di ba? Mas okay nga yung girls yung like kaysa naman yung like natin, boys. Okay, Josh, bumawi ka kay JD. Ano yung tanong mo kay JD? Anong subject? Ikaw, bahala ka. It's either history. Kahit ano na, kahit ano. Pwede entertainment, history, sports. Entertainment. Grabe si Queenie, mamigay talaga ng halo-halo ngayon. Queenie, mag-reserve ka naman ng tickets para sa Lisa. Okay, Josh. Sa
sabihin ko. Wala kang matanong, Josh? Anything, Josh? Any meron, question lang? Meron ko. Okay, meron. Babawi daw siya kay JD. Okay, Josh, what, anong tanong mo? What road was likely to blame for the bubonic plague in Europe? Ang hirap. Wait lang. May choices. Kakaiba talaga to. May choices to. Naman ako. May choices naman ako. Okay. Okay, may choices. A. Country road. B. Shoe road. C. Silk road. D. Rue road. Wait, so ano yung question? Rocky Road. Rocky Road. Si Ate Andy. Papangitin na lang. Ang good ang year mo nun. Ano yung question? What road was likely to blame for the bubonic plague in Europe? What road is likely to blame? Letter A. So the first word. Bubonic plague. Country road. A. Ano yun? B. Josh. Ang hirap. A. Country road. B. Shoe road. C. Silk road. D. Rue road. Hindi ko alam kung napapronounce ko naman. Feeling ko. I wanna say Silk Road, pero parang China lang yun. May Silk Road eh. I was gonna say that. I'll go with Rue Road. Tama ka na sana eh. Ay, Silk Road! Binawi. Ang Silk Road okay, ano sagot? Yun ng Europe tapos China. Ah, Europe to China nga! So mali siya, Josh! Silk Road. Thanks, God. Okay, mali siya. Okay, so guys, tatlo sa squad natin na nagkamali ngayon ha. Si Andy, si Joaquin, and si Jan. So mag-sponsor sila ng tatlong ticket. Para mabawi naman yung ticket na yan, at kukunin ni Sita yan kung masagot nila yung tanong. Ngayon squad, ako naman magtatanong. Magtutulong-tulong kayong lima. Magtutulong-tulong kayo ni Lance, ni Jan, ni Andy, ni Joaquin, ni Josh. Magkakasundo kayo kung ano yung sagot dito. Okay, okay ba sa inyo? Tatlong tickets po to. Para sagutin ni Sita yung tatlong tickets na yon na mali nyo. Okay? Okay, magtutulong-tulong kayo. Dapat mag-a-agree kayo, ha? Okay, guys. Ito po ang tanong. Okay? Since si Andy ay taga Paranaque, okay, guys? Sisihin nyo si Andy pag hindi niya nasagot to, taga Paranaque si Andy, ha? Sinong artista ang hindi nakatira sa Paranaque? Okay? Tulong-tulong kayo, guys. Sinong artista ang hindi nakatira sa Paranaque? It's letter A. Si River Cruz ba ito? Hindi ba taga Paranaque si River Cruz? Ay, alam ko yung sagot lawin dito. Lang, okay. Nakikita ko sa simbahan si River. Andun sa A, nasa Paranaque. Nakakulit ni Andy. Taka lang, sandali lang. A pa lang ang choices eh. Isa pa lang ang choices natin eh. Okay, it's letter A. River Cruz. Letter B. Si Karel Marquez po ba ito? Si Karel po ba ay taga Paranaque? Okay, naka-offline si Karel. PM ko na kanina. Letter C. Si Christine Reyes ba ay taga Paranaque? Si Christine Reyes ba ay taga Paranaque? Letter D. Si Ricky Dabao ba ay taga Paranaque? Si Ricky Dabao ba ay taga Paranaque? Parang nasa Dabao siya. Sa Dabao ba? Or letter E? Or letter E? C? Si Jo Marie Eliana ba ay taga Paranaque? Letter E. Sino dito ang hindi taga Paranaque? It's letter A, C. River Cruz. Letter B, Karel Marquez. Letter C, Christine Reyes. Letter D, Ricky Dabao. Or letter E, si Jo Marie Eliana.
Christine Reynes. Christine Reynes. Christine Reynes. Si Manuel Reynes yun eh. Nako, Andy, ikaw. Sino? Piling ko si Christine Reyes. Si Karel ba? Taga Paranaque? She looks like it. Bamboo, sa tingin mo si Ate Karel mo, taga Paranaque? She looks like it. She looks like it. Like Southie girl. Parang sa... Parang sa South vibe siya eh. Wait lang. Stop. Easy. Christine Reyes, taga Marikina yung dati. Or si Christine Reyes. Taga Marikina dati si Christine Reyes. Living right now. Yes, ngayon. Living alam niyo ba guys kung saan lagi nag-ano? Nagba-boxing si or nag-jujudo si ano Christine Reyes? Uy, grabe. Si Diana ayaw rin magpatalo. Nagbigay rin ng halo-halo. Thank you sa'yo. Oh my gosh, guess ba natin siya? Okay. Nakakit po siya dito, Direk. Hi, Diana. Hi, Diana. Okay, squad. Hi, Diana. Ikaw, Lance. Anong sagot mo? Isa-isahin natin. Anong sagot mo? Letter G. Christine Reyes. So vibe. From the vibe. I think vibe. Maybe Christine Reyes is not from Paranaque. Vibe-wise. But I may be wrong. What is the vibe of Paranaque people, Kuya Lance? Ano, my ex-girlfriend is from Paranaque, so you guys kind of remind me of her. And Christine doesn't, so... So, I don't know. Oh, basta guys, alam nyo na, mga taga-South, ha? And parang may pagka-alabang, ganun. It's a good thing. It's a good thing. Ibang alabang sa Paranaque, abe. Alabama, guys, alam nyo, minsan gumimik tayo. O, eto, mag-a-agree tayo lahat, o. Gigimik tayo sa Christmas, o. Magkita-kita tayo sa BF Homes, o. Masarap gumimik doon. Wala ako sa BF ng Pasko. Bye. Masarap gumimik sa BF Homes. JD, ako na nagsasabi sa'yo. Mag-iri po tayo direct. JD, lalaki yung mata nyo ni Jan. Promise. Lalaki yung mata nyo ni Jan. Promise. Pag nasa BF kayo. Why? Wala yan, wala yan. Yung mga nakikita natin, yung mga artista, wala yan. Okay, Jan. Anong sagot mo, Jan? Mapapunta si Jan mula Marikina hanggang Paranaque every Saturday. Nandito na yan. Si, ano, Christine Reynes. Sabi ni Young Christine Reynes. May bahay daw siya dito sa Paranaque. JD, ikaw. Reyes, Reyes. Joke lang, joke lang. Alam ko naman si 1, 2, si ANDI, taga Paranaque talaga. Nagtataka lang ako kay CDE. Pero kung ako, si D. Ricky. Si D. Oh, si D, si Christine Reyes. Si D? Si Ricky Davao. Si Ricky Davao. Si parang nakataga Davao siya. Komedyante, komedyante. Si Direk Ricky Davao yan, oh. Saan ba nakatira si Ana Davao, yung hot na daughter niya? Para malapit. Sa Davao din. Ikaw, Andy. Ikaw, Andy. Google mo muna, Andy, time. Sabi yung dito, si Ricky Davao na sa Manila siya nakatira. Tatlong ticket to guys. Nako, magiging anim yan. Ang hirap pa naman mamigay ng ticket. Saan nakatira? Brother, si ano? Ang hirap pa ng tanong. Si Rayber, sabi mo nakikita mo na. O, may witness na tayo. Nakikita na ni Andy. Sure ako sa A. Sure siya sa A. Sa letter B, nakikita nyo ba si Karel nagsisimba sa Paranaque? Letter E na. Ano yung, sino po yung letter E, Direk? Si Christine Reyes ba, taga Paranaque? Pero ako nakikita ko si Christine dun sa ano ah. Yung husband niya, doon niya yun na nakilala eh. Pero hindi ko sure kung doon pa, dito pa rin si ano, Christine Reyes. Okay, letter D. I'm sure. Letter D. Ricky Davao. Ricky Davao.
Ikaw, Bamboo. Everyone agree. Siguro po kay Tita Karel po. Hindi! Tita. Ano ba, Bamboo? Huwag ka na magpakay. Let her be. Si Karel nakikita namin. Tatlong ticket to, Bamboo, ha? Tatlong ticket to. Let her be. Josh, ikaw, Josh. Sino sa tingin mo yung sinaparan niya ako? Let her be, daw. Kopya-kopya na lang, you know? Kopya-kopya na lang tayo. Direk, diba sa akin matulungan? Sinutulong namin si Bamboo. Oo, tulungan, tulungan. Tulungan, syempre. Okay. So, lahat nag-agree po, ang sagot po ay Ricky Dabao. Tama po ba? Yeah. Sige, Derek, Ricky Dabao. Okay. Yes. Okay, si Raver Cruz ay nakatira at may witness na nakakita sa kanya. Gano'n ako sigurado, Andy, malay mo, nagsimba lang siya doon, di ba? Baka may girl. Nakikita ko din yung kapatid niya nagte-training sa Elorde. Si Roy Jordan. Nag-workout. So nagde-training ka rin doon sa Ilorde? Ano tinitrain mo doon, Andy? Boxing? Boxing. Oh, bakit nagbaboxing seryoso pala si Andy, oh. O karate? Ano pang fitness? Boxing. Hindi, pero anong tinitrain mo doon, Andy? Boxing po. Boxing nga, Derek. Nagbaboxing ka? Naniniwala ba kayo, JD, nagbaboxing si Andy? Opo, Derek. Why not? Hard workout. Paano yan, Andy, pag ang kalaban mo, six-footer, paano ka makasuntok sa kanya? Gaganoon ka lang, oh. Dito sa balls. KO. Okay. Tignan natin yan kung totoo yan. Letter B, si Karel Marquez ba? Sabi ni Karel. Okay. Letter A, si Raybert, totoo po. Nakikita po ni Andy si Raybert, taga-Paranaque po siya. Letter B, si Karel, totoo po, taga-Paranaque po si Karel. Taga dito po siya sa may Merville po nakatira. Okay? At ang guys, ipopromote lang ni Ate Karel nyo, nag-message siya sa akin. Tipsy Pig, negosyo po ng husband niya yan. Kaya pag nasa Tipsy Pig kayo, itatag nyo si Ate Karel nyo. Okay. Okay, letter C. Let's go, saan gems po? Saan? Sa may BBC like a gems, or let's go. Sa may... Kahit saan tip si Pig, sa kanila po yan. Kay Ate Karel niya yan. Oo. Wow. No way, that's so cool. Oo, kaya kung meron man nangangatay na ano, huh? Na Pig, ayan. Si Ate Karel niyo nangangatay yan. Pag umaga, nasa palengke yan, nangangatay si Ate Karel niyo. Kaya pala nakikita namin nagmumotor sa Paranaque si Karel. Oh, may Bombay na kasama sa harap. Naniningil na 5-6 sa Ate Karel nyo. Okay, si Ate Karel ba ay taga-Paranaque? Opo. Yes. Okay, letter C. Skip muna natin yung letter C. Medyo questionable yan. Tsaka yung letter D. Yung letter E ba? Si Jo Marie Eliana ba ay taga-Paranaque? Opo, natanong na po natin yan last week. Siya po ay counselor po dito. Si Christine Reyes po ba ay taga-Paranaque? Okay, yung first husband niya po ay dito niya po, nakilala po sa Paranaque, doon po sa Elorde. Kung saan po nagbaboxing si Andy. Totoo po, taga-Paranaque po siya. At si Direk Ricky Dabao po, ang taga-Paranaque po ay ang kanyang wife po na si Jackie Lo Blanco. Pero si Direk Ricky Dabao po ay taga-Manila po. Okay, so correct po kayo, guys. Okay, so sponsor na rin si Ita yung tatlong ticket na to. Okay. Okay, pero hindi pa dyan nagtatapos, guys. Last question po. Magbibigay pa po si Sita ng tatlong ticket po. Kailan po masagot niyo po yung tanong na to? Okay, mamili muna kayo ng kategory. Kailangan mag-agree lahat ng squad. History, sports, entertainment, or current event? Current event. Para guys, kaya natin to. Kasi current event, di tayo matatalo. Kasi alam natin lahat eh. Okay. Current event. Okay. Guys! Anim sila maghahati-hati dito sa ticket na to, ha? Yung tatlong ticket na to, ha? Okay, current event. Okay. maganda to ang tanong na to. Sino ngayon I don't see sa mga boxing
champions natin ang may pinakamaraming boxing belt. Presently, ah, hindi yung dati, ah, presently, yung ngayon. Okay. Any belt, like, any belt po? Any belt, any belt po? Any belt, presently, siya yung may pinakamaraming hawak ngayon. Okay? It's in letter A. In the Philippines? Hindi, sa buong mundo po. Sa buong mundo po. It's letter A. Manny Pacquiao. Manny presently, Pacquiao. Ah, hindi yung dati pa, naagaw na sa kanya yung ibang belt. It's letter A, Manny Pacquiao. Letter B, Floyd Mayweather. Okay? Letter C. Letter C, Francis Rivero. Okay, ng Mexico. Or letter D. Okay, tatlong choices lang pala. Sorry, madali lang to. It's A, Manny Pacquiao. B, Mayweather. Or C, Rivero. Sino sa kanila? Wait, Direk, so yung tanong mo si Andy, is sino niya, may hawak siya? May hawak Direk, ngayon. Yung hawak nila ngayon. Yung hawak nila ngayon hawak na belt. Nila ngayon. Hindi yung nakuha nila before, naagaw hindi na. Hindi yung nakuha nila before. Kasi yung nakuha nila before, natalo na sila eh. Natalo na lang, nakuha na ng iba. Like si nakuha Pacquiao. Na ng iba. Money guys, Pacquiao it's not Pacquiao, guys. Hindi si Pacquiao. Tanawin ni Pabet niya. Ay, nanong. Hello? Sino sa ano sa world boxing boxer natin ngayon ang may pinakamaraming belt na hawak na hindi pa nakukuha ng iba? Letter A, Manny Pacquiao. Ay, guys, wait lang, guys. B, sino Mayweather, yung walang last? Or C, si Rivero. Guys, medyo mahirap yung tanong kasi magtataka talaga kayo kung sino. Eh. Division World Champion. Rivero na lang. Para B, wala pang talo ata si Mayweather eh. Kahit banu siya. Oo, oh, wala pa siyang talo, bro. Pero hindi po siya 8th division gagawin ni Manny. Si Andy, tanongin nyo. Boxingero si Andy. Di ba nagbaboxing na siya? Boxingero nga to, no? Oh, malay mo, alam ni Andy yan. Boxingero pala to si Andy. Naka-boxingero. Hindi pala artista si Andy. Boxingero pala talaga. Hindi mo makakala direct, no? Pero magaling yan. Andy, ano nang win-loss mo? Nakailang laban ka na? Featherweight championships. I'm never falling. Pang-training lang yun, promise. Ay, hindi ka pa lumalaban sa ring? Hindi pa. Pag malaki ang offer, Andy, lalaban ka? Kamawa, $1 million. Kalaban mo mga chipmunks. Oh, sige. Joke lang, no. I don't wanna hurt the chipmunks. Wax, oh, sa tingin mo kung merong artista na pwedeng itapat kay Andy sa celebrity boxing, sino to? Pinaglalaban eh, no? Celebrity death match? Di ba dati may boxing yung mga diba, lalaki, di ba? Nag-aaway-aaway pa nga sina Jordan Herrera nun eh, di ba? Sa tingin mo, ano, Joaquin, kung may ilalaban tayo kay Andy, sino yung tatapan? Pwede pa dapat sa kanya. Si Nadine Lustre daw. Wow, laki naman ni Nadine para kay Andy. Well, anyway, basta ngayon, guys, squad, nalaman natin na si Andy Abaya ay isang boksingero pala talaga. Yeah, that's the trivia of the night para sa akin. Boksingero pala talaga. Nag-ano lang, nag-train, nag-workout lang before. Yan talaga ang puntahan ng mga Paranaque, yung Ilorde na yan eh. Yeah. Okay. Ako taga-Greenville. Okay, anong sagot nyo? Anong sagot nyo doon? It's A, Manny Pacquiao, or B, Mayweather, or C, Rivero? C? Sino po yun? Let's go for C na lang. Richie Rivero, direct. Richie Rivero. Guys, B. Hindi pa ata natatalo si B eh. Dapat mag-agree kayo, squad. Pinakamaraming championship pero wala pang talo, ano ba? Siya may pinakamaraming belt ngayon na hindi pa nakuha ng iba. Hawak niya ngayon lahat. Pag natalo yung isa. Ah, okay, oo, tama. Si B. Ipo, direct.
B, sigurado kayo. Hindi pa napantay yung record or hindi pa siya natalo? Anong ano ba? Hindi, hindi pa nakuha ng iba yung belt niya. Hanggang ngayon, hawak niya pa rin. Ah, okay. Hindi pa siya na-challenge, hindi pa siya natatalo. Hindi yung sinasabi niyo na marami na siyang belt before. Ha? Nakuha kasi yung belt ng iba eh. Bakit daw wala sa choices si Abaya eh siya ang may pinakamaraming belt. Paring May. Paring May yan. Josh, ikaw, anong sagot mo doon, Josh? Pacquiao, Mayweather o Rivero? B daw. B na lang. Para... B na lang. B. Okay, guys, tatlong ticket ko ah. Sir. Ayan oh. Meron kayong ano researcher si Mayweather daw 16, si Pacquiao 12. Oh, si manalo si B. Yung isa daw 8. Okay. Okay guys, agree na kayo? Letter B? Yeah. Letter B kayo? Yeah. Ikaw, Andy, dahil boxing hero ka. See you sa 15th, Direk. Bye-bye. Oy, Lance, pa-picture muna tayo bago ka umalis. Ay, okay. Ano? Picture muna tayo. Kasi minsan lang tayo nandito eh. Nasaan si Jassy? Madilim Jassy, nakikinig ka lang dyan. Ayan, ayan, ayan. Mo, Jassy. Yan, that's good. Yan. Jassy, teka lang. Ano nagawa ni Jassy? Nasaan ka? Direk, ano na, nandito na ako. Pagdating pala ako sa bahay. Ah, okay. Nakikinig lang pala siya. Okay, yes. Guys, picture tayo. Walking okay, down. Thank you. Last day. Thank you, Lance. Alright, thank okay. you, guys. Bye, the correct answer, I see. Bye, everyone. Bye-bye, Lance. Tama po kayo, guys. Correct answer is si Mayweather po. Kasi si Pacquiao po, yung tatlong belt niya po, ay natalo na po. Okay? Natalo na po yung tatlong Hello. Belt niya. Mayweather. Kaya ang hawak po ni Pacquiao po. Ay limang belt na lang po. Hi, bro. What's up? Limang belt na lang po ang hawak ngayon ni... Manny Pacquiao. Okay? Guys, kanino nyo ibibigay yung ano? Kanino nyo ibibigay yung tickets? Guys, kayo na. Okay, Andy. Ikaw mamili ng isa. Go! Press 1. Okay, press 1. No, one. No. Press 15. Someone got it. Lar... Sino? Ni Joy. Laarni Joy Serrano. Okay, Laarni, paki-message lang si Twitter ni Sita. Okay, Wax, then sino the yung gusto mong piliin? Go. Richard, bigay kita ng isang ticket. Ikaw na mamili kung sino gusto mong ibigay. Kung, Okay, Richard, isa sa'yo. Okay. Okay, Jan, ikaw na mamili ng isa. Sige, Direk. Press CITA. Type nyo CITA. Dali. Sita daw. Type Sita daw. Ayun o, si Queen B. Queen B. Okay, Queen B. Yes, sir. Okay, guys. Pa-message nyo lang si Sita. Okay. So, guys, bago po tayo sa next set of question natin. Okay, syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo handugan ng kanta ni Ate Andy. Kasi, syempre, last episode na po to ng Kumu natin. Kayo ba guys, gusto nyo marinig ang magandang boses ni Ate Andy nyo? With matching boxing? Kaya nga hindi ko siya request nila daw sa'yo. Para sa'yo, ang laban na to. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Okay, Andy, ikaw bahala kung anong song. Ikaw bahala. Okay, andugan mo kami habang nanonood sina Jan, sina Joaquin. Isang song lang kasi last episode na natin to. Hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy tayo next year. Okay. Para sa'yo, ang laban na to. Joaquin, kung saan mo kung to. Okay, na-miss mo itong ano? Hi, Kobe! Bro, wala akong mic. Hi, Kobe! Brother, wala akong mic. Joaquin! Hi, Kobe!
Anong song, mga be? Hi, Kobe official. Kobe official. Kondreya official. Hi, Team Andy official. Hi, Team Kaskin. Hi, Wawa Kinetics. Hi, hi, ano. Hi, Bamboo. Ayan, nalagay tayo sa kanila lahat dito. Okay, habang inaantay natin si ano. Hi, Jazzy Nation. Ayan, inaantay ka nila, Jazzy. Wala, wala, may ka-date daw kasi si Jazzy, Andy. Sabi daw nila may ka-date ka. Hello po, Direk. Pinatundan kasing kasal, kaya umalis. Direk, hello. Hi, 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 Tristan. Tristan, kakanta muna si Andy, ha. Kakanta muna si Andy. Ay, sa'yo, Tristan. Pa-screenshot na lang ako, isa. Okay, go, go, go. Screenshot daw. Go, go. Oy. Kamukha ni Andy ka picture ko. Oo nga, no? Ito, ang dami kasabi ko daw to Andy. Sino ba yan? Not Ashley? Si Ashley, si Ashley Del Mundo to. Yeah, kamukha mo lang sabi ng mga fans mo na iba. Mas maganda si Andy. Ayan. Okay, thank you sa'yo Tristan. Okay, Andy, go, go, go. Good luck sa upcoming project. Tristan, panoorin mo sa opening, ha? Bye-bye. Alright. Okay, 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 okay. Kasi here's your perfect. Okay, guys. Abang kakanta si si Andy, tapos magkakaroon po tayo ng next na mga question and answer po. Okay, go! Okay, wala ba tayong palakpakan dyan kay Andy? Andy girl? Can you guys hear? Wow, ang ganda ng song. I'm shy. Palakpakan naman dyan. Pa-heart naman kayo dyan. Yan ang mga heart natin dyan, kay Miss Abaya. Galing mo. Ang galing na. Ang galing, Andy, doon.
Wow, ang galing ni Andy naman doon. Okay, Jassy, may tanong ako sa iyo, Jassy. Ano ang hindi mo makalimutan na ano, na working experience mo kay JD nung nasa set kayo? Kuya JD, nung ano po, pag-off-cam. Kasi ano madami silang kwento. Kaya, ano yung mga kwento na ano, naririnig mo sa kanila? Wag mo naman ano ah, i-broadcast yung mga private. Tahimik yung po ako ano sa Kuya JD eh. Ano, reveal, Jassy. Tahimik daw po eh. Tahimik. Pero ano yung hindi mo makakalimutan sa kanya na katrabaho mo siya? Yung pagiging ano po, pagiging approachable ni Kuya JD. Kasi nung unang kita namin ni Kuya JD, ano, in-approach siya kagad ako. Ah, talaga. Nahihila pa ako na rin kasi tumapit po siya. Jassy, sino masarap katrabaho? Si EJ o si Joaquin? Si Kuya EJ kasi lagi akong inaasar eh. Oh, talaga ba? Ay, inaasar? Parang hindi inaasar ni Jassy si Bamboo eh. Oh, hindi si kasi. Ang dami kasi ina. Alam nyo guys, nagsama kami kasi ni EJ tsaka ni na Jassy. Ang tagal namin, 1 week. Pero nung tinanong ako nung press con, kung meron daw na may napansin akong kakaiba sa squad. Hindi ko lang ma-reveal eh, pero feeling ko may something kay Jassy tsaka kay EJ. Feeling ko lang ah. Feeling ko lang. Direk, hindi! Kuya ko si Kuya EJ. Kuya ko siya. Kanina nagpa-TP sila, guys. Alam nyo ba? EJ Jassy ang pang ano, ang patipi nila. Magkasama sila kanina sa showtime. Ewan ko lang ha, pero pag binabanggit ko talaga si EJ kay Jassy, kinikilig talaga si Jassy diyan. Ewan ko lang, pero yun lang yung napapansin ko diyan. Oh my gosh. Minawisan si Jassy. Ikaw ba, hindi naniniwala ka ba? Tapos tingin mo. Saan po? Hindi mo ba napapansin o napi-feel man lang na during nagte-taping tayo si Jassy may something kay EJ? Nag-react yung mga Jassy na EJ. Wala kami napansin. Akala ko kasi parang kuya ni Jassy si EJ. Ah, okay. Tama ka dyan, Ate Aldi. Yun talaga yun. Kuya. Lahat naman yan nagsisimula joke lang, sige, meron. Direk ako, pinapansin ako, Direk. Ano napansin mo dyan? Direk, alam mo kasi, Direk, during nung shoot natin, di ba? Eh, take namin ni, ano, ni Andy ako, ni Jassy, tapos si EJ. Pagbalik ko, Direk, wala na yung pagkain ko dapat. Joke. Nasaan na yung pagkain mo? Nalinis na. Pero hindi ko alam, parang nalinis ata yung pagkain ko. Sabi ko, kumakain pa ako, bakit wala na? Wala lang. Ito lang. So, nilinis na. Ikaw, Bamboo, anong experience mo kay ate, kay Kuya Wax mo nung time na nagtatrabaho tayo? Ano yung hindi mo makalimutan sa kanya? Kasi kayo, parang lagi kayo nag-uusap na tatlo ni ano eh, ni Josh eh. Lagi kayo nag-uusap eh. Tapos nakita yes, ko pa kayo sa van, magkakasama pa kayo. Pati kapatid ni Jassy, kinukunsaban niyo pa. Ayun talaga, Direk. Ayun yun. Yung magkakasama kami nila ko ni Joss. Doon yung makikita yung tunay na Joss. Si Joss. Ano meron kay Joss? Pag nagsama yung kuya ni Jassy, pati si Kuya Joaquin and si Josh. Nako guys. Oh my gosh. Talaga. Talo Naalala mo na? Naalala mo na, Bamboo? Nasa kotse ko? Secret lang yun. Kaya pala ayaw ipahiram ni JD yung kotse niya kasi may secret pala doon. Okay, Andy, ikaw Andy. Kamusta katrabaho si ano si Joaquin? Ano hindi mo makalimutan kay Joaquin? Nung katrabaho mo siya. Di ka ba nailang sa kanya nung una, Andy?
I was shy sa lahat nung una kasi pagdating ko hindi mo na ko late pero pagdating ko kasi friends na sila lahat. But then, parang ikaw nila out. Naman. Mabait naman po. Sino unang kumausap sa inyo sa isa't isa? Ikaw ba, JD o si Andy? I don't remember anymore eh. Pero I remember the moment there we were ready talking. Sama-sama na kami agad. Kamusta ka trabaho, Andy, si Joaquin? Nung hindi ba kayo nagkailangan yung first take natin na aside sa rehearsal ah, na baka mamaya magkamali ako, magkamali siya, di ba? Paano ba, paano nyo, nag-uusap ba kayo nun bago mag-take? Paano ba? Paano ba nangyari nun? Kasi kayo nag-work nun together. Wala, direct. Ganun, skip read. Mag-throw lines kami. Pang-practice, ganun. Parang if ganito ba yung tono or... Yeah. I don't know how to say it. Okay, Wax, last na lang. Ano hindi mo makalimutan kay Andy na katrabaho mo siya? I mean may mga nalaman ako about as a friend na hindi ko masabi ngayon pero I learned so much about her lalo na her personal life outside of artist. Marami pa kaming mutual friends pala na nagkakilala kami even before. Like, I even realized na na-meet ko na pala si Andy bago po kami nag... Diba? Andy, we met in Alabang Town Center a year before. Yeah. Opo, like, dun ko lang na-realize na na-meet ko kami before. Yung friend ko po, friend, si JD. Opo. Talaga? Opo. Hindi ka pa artista noon, Andy? Ngayon lang natin sila, nalaman to. Kasama ko yung friend ko. Nag-meet up kami, tapos nandun din siya. Hindi po. Hindi pa siya artista noon. Anong kasama event yun? Anong event yun? Friend niya noon. Wala lang po. Anong Alabang Town Center. Wala lang. Hangout lang. As in, parang ganun. As in ikaw, dalawa kasama mong friend like mo. Hangout lang. Like hangout lang si po Andy, sa Alabang Town. Ilan ang kasama ni Andy? Dalawa. Schoolmates niya yun eh. Schoolmates niya yun, di ba? Schoolmates mo yun. Yeah. As in my so, nagkabatian na kayo nung time na yun doon? Nagkabatian na kayo doon? Hindi. Doon ko lang po na-realize sa taping na may mga... No, hindi pa. Pero sa taping, doon ko lang na-realize na nag-meet na po kami before. At ito yung mga mutual friends namin. So, it was easy to parang feel this relation with her na magiging tropa na talaga kami. Okay, yes, so doon pala meron na palang ganun. So hindi ko alam na meron ng ano. So nung nagkaalaman na kayo, nagkagulatan din kayo na ay, parang na-meet na kita before, parang ganun. Opo. Okay. Ikaw ba, JD, gusto mo ulit makatrabaho si Andy na may bangs na? O walang bangs? Bago nga tong Andy na to eh. I like it nga eh. Parang the Asian look yung mala Jenny or Blackpink, ganun. Oh. Nakakaibang Andy na to, JD. Opo. Ikaw, Andy, mas gusto mo ba yung ganyang hairstyle ni Joaquin na makatrabaho siya ulit? Or gusto mong gupitan na yung buhok niya? Gupitan na. Parang same na. Parang same lang naman. Okay, so ikaw, Wax. Ikaw, Wax. Kamusta naman katrabaho si Josh tsaka si Jan? Direk, kailangan ko na po bumaba. Okay. Yes. Andy, thank bye you. Everyone. Andy, last message thank mo, you, Andy. Last message mo. Thank you. Last message mo sa kanila. Last message for everyone. First of all, thank you so much na mga sumuporta at sumama sa premiere night ng December 4. Sobrang na-appreciate ko po yung time. And of course, iniimbitahan ko po kayo. Naabangan niyo po. Magsishowing na po ang Caught in the Act and cinema, in different cinemas nationwide. Right, Direk? Nationwide, no? Yes, nationwide.
nationwide. And you can get your tickets. Mag-show siya starting December 15. And of course, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Direk. Maraming salamat po. Thank you. Ilang beses ko na po sinabi to. Pero maraming salamat po sa tiwala. Ay, wow, my dog. Sa tiwala na binigay niya po sa akin and sa aming cast. And to the whole cast, pati sila Miss Carell, sila Kuya Lance. Maraming salamat sa inyo na we got to build this friendship and we got to work together. And ang dami kong natutunan sa inyong lahat. And to the whole Cotton the Act team, thank you so much for your hard work and for the efforts you've put into this project. And of course, my management, the Star Hunt, the Star Magic, the ABS-CBN. Maraming salamat, Direk Lauren, Sir Rame, sa aking mga managers. Thank you. And of course, to my the ANDI fam, solids and shippers, Kodria out there, thank you for your unending, unconditional, and overflowing support every single day. Mahal na mahal ko kayong lahat. And yeah, have a good night, guys. Have a great week ahead. Bye-bye. ANDI, thank you. Congrats, ANDI. Magaling ka dun sa pelikula. Magaling kayong lahat. Thank you. Goodbye, ANDI. Bye-bye. See you soon. Bye. See you soon. Okay. Take care. Bye-bye. Okay, Jan. Okay, kayo naman. Anong kamusta katrabaho si Wax? Siyempre, direct. Hindi pa naman sa atin. Hindi pa naman sa atin. Oo nga pala. Lagi ka... Go, Joaquin. Kamusta ka trabaho sina ano, yung mga squad? Like si Jan, si Joss, si Bamboo, si Jassy. Ayun po, direct. Masaya syempre. Like, si Jan, sobrang happy na ako na may project na kami together. Kasi we're under the same management. Pero sobrang ulit ng projects at mga events na nagawa namin together. Actually, ito yung first na... Tapos, si Josh naman, nag-open yung first meeting namin, medyo hiyaan pa siya, pero slowly makita mo may pagka-funny side pala siya, may opinion pala siya ng ganito na hindi ko na feel nung first time namin ma-meet, pero nag-open up siya. Si Jassy, as he said na madali akong kausapin, other way around, ganun din si Jassy. Medyo bright yung personality niya. Hi po, Kuya JD. Ako po. Ganun, nakaukali. Tapos si Bamboo, Matic. Si Bamboo pa, bro. Siya yung, agad ko na naging friend agad sa pagdating sa taping. Matic na yan. Let's go, Bamboo. Dapat guys, sinasama niyo ako yun sa mga matik-matik niyo na yan eh. Ito si Bamboo. Na merong uno. Alam mo ba, JD, si Bamboo nagpapasalamat ng malaki sa akin yan. Direk, alam ko bakit. Meron kaming bonding niya ni Bamboo eh, na hindi niya makalimutan sa buong buwan. Well, sana magka-bonding tayo sa mga susunod na araw. Ah.